Good morning, Kuya! Good morning, mga kasangbahay! Ako po si Dr. Sara Barba Cabodil at ang ating pong pag-uusapan sa usapang pangkalusugan ngayong araw ay tungkol sa vitiligo. Ang vitiligo po ay isang skin condition kung saan nawawala po ang pigment, no, sa ating balat. Okay? So basically, pwede pong ito ay up in patches po, no, patchy-patchy o kaya malakihang parte po ng katawan ang apektado. Ang cause po talaga nito ay unknown, okay? Pero sinasabi po sa mga studies na ito po ay associated sa mga autoimmune conditions. Ibig sabihin po, ang ating immune system ay nilalabanan po, no, ang ating sarili, okay? At dito po ay nagmamanifest po sa balat. Sa ating balat po, may tinatawag po ng mga melanocytes, okay? When you say melano, ito po yung, from melanin po, ito po yung pigment, okay? Ito po yung kulay ng balat natin. Ang gumagawa nito, yung sinabi ko po na melanocytes. Now, sa vitiligo po, ito po ay inaatake, okay, ng mga lymphocytes. Ito po ay mga immune cells. Now, itatanong nyo, bakit inaatake? Okay, so ito, katulad ng kanina, na-mention po natin na meron po itong autoimmune factor, okay? So basically, marami pong pwede kasing maging sanhi nito pagka may autoimmune condition. Okay, sa vitiligo po in particular, pwede pong secondary yan sa isang severe skin trauma. May tinatawag po na Kebner response. Okay, so nagkaroon ng damage and then ito po ay isa sa mga epekto. Okay, yung pagka wala po ng function, okay, pagkamatay po ng mga melanocytes. Pwede rin naman po ito kahit simpleng sunburn. Okay, so o kaya ito po, very common po sa mga nagvi-vitiligo. Lagi po kasi sinasabi ng mga pasyente na kung na-stress ako, may bago na namang apektadong part. Okay, so yun. Kaya nga ito po, no, nagbibigay ito sa atin ng mga reminders na talagang dapat stable ang ating katawan palagi. Okay, at para po ang ating immune system ay very stable also. Magkakaiba po kasi ang klase ng vitiligo. May tinatawag po na segmental, okay, o kaya po non-segmental. Yung non-segmental, usually ito po yung ano, yung symmetrical. Basically, kung meron kayo sa kanan, meron din sa kaliwa. So, ano po sila? Mirror image. Yan po, no? Ito po kalimitan ay lumalabas po usually po before 30 years of age. Okay? Ang susunod po na type naman ng vitiligo ay yung tinatawag po na segmental. Ito naman po yung unilateral. Okay? So, basically, ito po, ano po, dito lang po siya sa isang parte ng katawan. Ito naman po ay common po na nakikita sa mga younger po, much younger patients. Okay? Dito po unang nakikita. Ang vitiligo po ay hindi nakakatakot. Hindi po ito nakakahawa at hindi rin po life-threatening. Kaya lang, syempre, maganda pong ipamanage natin sa mga dermatologists po, no? Kasi po, ito po ay, syempre, meron po itong implication, no, sa self-esteem ng isang pasyente. Lalo na po kung ang parte po, no, ng katawan na involved dito ay yung kita po, no? Lalo na papano kung sa mukha po ang affected. Okay, so nahihirapan po ang isang pasyente na humarap sa ibang tao. Okay, nahihiya po sila. Kung kaya, they feel bad about themselves po, no? Kaya maganda, ito po ay mamanage. Now, speaking of management, okay, so basically, ang purpose po natin dito, ang magiging objective po natin dito sa management ng vitiligo would be first, okay, so makontrol po yung paglaki. Kasi usually nag-uumpisa po itong isang maliit na skin lesion lamang. Now, kapag hindi po ito napigilan, okay, na lumaki, talaga pong bigger area na po ang ina-expect natin to happen. So, it depends po sa klase ng vitiligo. Yung iba po, commonly, during the first 2 years po, yan po talaga lumalaki po sila, lumalapad. So, usually po ang ginagawa po ng mga dermatologists, okay, would be may ini-inject po, no, intralesionally, no, dun po sa kumbaga parang binabakuran po yung border po ng vitiligo para wag na po ito lumapad. Now, even po yung nandun sa loob po ng affected na lesions, ini-injectan din po yan. Usually po ang ini-inject po dito ay steroidal po ang preparation. Okay, we wouldn't want po kasi na sobrang mataas po ang immune reaction dun sa affected area. Kasi po pagka masyado, di ba sinabi natin kanina may immune factor, so very active po yung lymphocytes dito at papatayin talaga nila or gagawin nila, babawasan nila yung function ng mga melanocytes. Kung kaya mawawalan po ng pigment dun sa area. Having mentioned about steroids na ini-inject, ito naman din po ay nagre-recommend din po ng mga topical steroids. So parang in the event na wala po kayo sa mga klinika ng mga dermatologists, ito naman yung ipapahid para kahit kayo po ay nasa bahay, hindi rin po active ang mga lymphocytes sa pag
pigil sa mga melanocytes na mag-form ng pigment. Okay. Now, syempre, of course, minsan po kahit na napigilan ho ito, meron pong mga area na wala na po talagang kulay. Okay? So, usually po may ipinapapahid po ang dermatology sa gabi, okay, para maging irritant po 'yan, no. Nagpapapahid po ng keratolytic para medyo nagbabalat po. Kinabukasan naman po sa pagsikat ng araw, may ipapapatak sa inyo yung tinatawag na oil of bergamot. Hindi po ito dapat gawin ng wala pong instructions, hindi po kayo guided ng inyong dermatologist kasi pwede po itong makasunog, okay? So, meron pong tamang duration na nagbabago po every day. So, all you have to do is visit your dermatologists po. Okay, so mga kasambahay, yun po may mga vitiligo, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mabahala na ito po ay nakakahawa at saka life-threatening. Hindi po. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay magpunta at bumisita sa inyong mga dermatologists. Okay, so muli po mga kasambahay, ito po si Dr. Sara Barba Kabudil. Sana po ay marami po kayong natutunan ngayong araw. At ito po, no, paalala po ulit, let's always take good care of our skin because our skin is a reflection of what's going on inside our body.